So yun mga boss, so ito maghahatid na naman tayo ng isang simpleng tutorial video para sa inyo. So bali sa video na to mga bossing, wala nang intro, tutorial na tayo agad. So mag-share tayo sa inyo ng isang pamamaraan about sa pagbubuhos ng isang thread ng ating hagdanan. So yung thread yung ating inaapakan doon sa hagdanan. So share ko sa inyo kung paano to binubuhusan ng wala nang ginagamit na forma. So panoodin nyo yung video na to at baka sakaling makatulong sa inyo mga bossing. At itong sineshare ko na video mga boss sa channel natin, nakadepende naman sa inyo kung gusto nyo gayahin o hindi. So basta ako mga bossing ay nagsishare ako ng aking mga kaalaman, especially para sa mga beginners sa construction work at yung mga mahilig mag DIY. So tara na mga boss, umpisa na natin to. So yun mga boss, so, sa nakikita nyo meron tayo ditong ginawang hagdanan na gawa sa hollow blocks mga bossing. So ngayon, napapansin ninyo, ayan, meron tayong mga bakal na nakatayo. Siyempre, dawel natin yan para tumibay yung ating hagdanan. At napapansin nyo rin, ayan, may tambak na rin siya. At siyempre, napapansin nyo rin siguro merong semento dun sa harapan, yung parang tapping. So ngayon, ang ginawa natin mga bossing, para hindi na tayo maggumawa ng forma sa pagbubuhos itong ating mga baitang, itong ating thread sa hagdanan, ang ginawa natin, gumawa na tayo ng guide na semento. So ito mga boss, nakikita nyo, yan, basa-basa pa yan. So kagagawa lang namin mga bossing. So bali, gumawa na tayo ng guide na yari sa semento. So ngayon, yung guide natin, napapansin nyo, yan yung kapal ng buhos natin, 2 inches. And then, para magawa natin yung ating guide na yan, ang gagawin nyo lang mga boss, kailangan nyo ng guide. Ito yung ginamit namin. So baba tayo. Ito, meron kami ditong plywood na ginamit. So kinakailangan, kung 2 inches yung ating gagawin na guide, dapat yung guide natin na plywood ay nasa 3 inches or 4 inches. So para may tapal natin, may bunggo dun sa hollow blocks. So para hindi tayo mahirapan sa paglalagay. So ngayon naman, next step na gagawin nyo, so bali meron tayo dyang layout, syempre, para magawa natin yung hagdanan natin, meron tayong layout. So ngayon, itong guide natin, make sure lang, tuwi dapat yung ibabaw nito, mga bossing, no? So itatama nyo lang yung ibabaw nito, top, and then tatama nyo lang doon sa guhit, doon sa ating layout, sa lapis. So ngayon, pag nakatama na yan, kinakailangan, i-level natin yan. So pwede tayong gumamit ng level bar, level hose, para masigurado natin na levelado itong ating guide. So ngayon, pag levelado na, lagyan natin ng halo. So yung halo natin dapat naka-slanting. So para paglagay natin ng buhos natin, hindi tayo mahirapan kasi may bato-bato yun, mga bossing, no? So pag ginawa natin yung pantay, eh bubukol, mahirapan tayong ilubog. So mas maganda pati yung slanting na nakaganyan para mas matibay yung ating ipapatong na buhos. So syempre mga boss, bago ko naman nilagay, bago namin nilagay itong semento na guide na yan, syempre may bakal mga boss yan. Ito yan, nakikita nyo, may bakal yan. Eh, no? So meron yang bakal na nakabaon doon sa pader at nakatali dito sa ating mga dawel. At so yan. So ngayon, kagandahan nito mga bossing, hindi nyo na kailangang gumawa pa ng maraming plywood. Hindi na kayo mahihirapang magpako-pako. Hindi na kayo mahihirapan na maglagari ng mga plywood. Hindi na kayo may gagastos sa materyales. Ito naman, remind ko lang mga bossing, no? Ito, ginagamit lang naman yung gantong diskarte kapag marami yung ating gagawin. So kung ang gagawin nyo naman mga boss ay halimbawa, isa, dalawa, tatlong step lang, huwag na kayong gumawa ng ganyan. So ito, maramihan lang yan mga bossing, no? And then, yan, kagandahan yan. So kahit labor lang mga boss ang magbuhos niyan, eh hindi na magkakamali, levelado na yung ating magiging buhos diyan. Dahil nga may guide na tayo, 'di ba? So napakabilis lang ng ating gawin. Gawain. Ito naman, hindi naman matagal gawin 'yan mga boss. Ito, actually ginawa namin 'yan siguro mga isang oras lang. May isang oras ba natin master ginawa 'to? Isang oras. So sandali lang, 'di ba? Kaysa magpo-forma ka, papako-pako. Siyempre pag nagpako tayo mga boss sa hollow block, mababasag 'yan eh. 'Di ba? So hassle. So pag binuhusan natin, bubuka din yung ating forma. Then matrabaho. So ganyan lang yung ating diskarte do sa ating mga baitang do sa pinaka-thread na 'yan, pagbubuhos ng ating thread na walang formang ginagamit.
At so yan mga bossing. And then itong hagdanan nga pala namin mga boss, kung itatanong nyo, yan isang araw lang din namin ginawa yan. And then tatlo kaming gumawa niyan. So yung asintada ng hagdanan natin mga boss, nakalubog yan ng dalawang hollow blocks. And then kada step niya, kita nyo mga boss, di ba may hollow blocks yan, no? Yan, kada step may hollow blocks. So mabilis lang din gumawa ng hollow blocks. And then pagdating naman sa mga ano niyan mga bossing, sa tambak. So may tambak tayo diyan na bato, lupa. And then kinakailangan basahin niyo mga boss pag may lupa. So para bumaba yung lupa, para makompak siya ng mabuti. Tapos latagan nyo ng bato or kaya buhangin. So inilagay na lang namin mga boss, buhangin na lang kasi wala na kaming bato. Ayan. And then mamaya babasahin pa natin yan, bababad pa natin yan ngayong magdamag sa tubig para mas bubaba pa siya. So hindi na ampaw yan. So mga boss, yan. Ganun lang yung ating diskarte. Yan, simpleng tips mula kay July Ems at kay Master Robin.